Nasa Laos nga ngayon si Pangulong Ninoy Aquino para sa Asia-Europe meeting, binatikos ng ilan ang sunod-sunod niyang pagbiyahe. Pero depensa ng palasyo, konti pa nga ito at di naman kalakihan ng gastos. May news to go si Lia Manyala del Castillo. Mula nitong Setyembre, sunod-sunod ang biyahe niya. Setyembre, nang lumipad si Aquino sa Vladivostok, Russia para dumalo sa APEC meeting. Pagpasok ng Oktubre, lumipad naman siya sa Australia at New Zealand para sa state visit sa mga leader ng dalawang bansa. Makalipas ang dalawang linggo, narito naman ngayon si Aquino sa Laos para dumalo sa 9th Asia-Europe meeting o ASEM. Pagkatapos nito, balik Cambodia siya muli para sa ASEAN Summit. At bago matapos ang taon, lilipad pa ang Pangulo sa India. Kaya batikos ng ilang grupo, nakalimot na ba siya sa kanyang pangako? Sagot ng Pangulo, hindi. Sabay banat sa dating Pangulong pinalitan niya. Natin pong ilang media sa bansa natin, sinasabing naras kong bumiyahe. So alam lang po nila kung gano'ng mahaba ang debate para makakuhan itong mga biyahe ito. At pupusta ko po sa inyo na napakakonti ng mga biyahe ito kaysa ng pinalitan ko. Sabi ng Communications Office ng Malacanang, hindi lalagpas sa 10 ang mga biyahe ni Aquino kada taon. May mga biyahe pa nga raw itong tinatanggihan, tulad ng canonization ni San Pedro Calungsod nitong Nobyembre na natapat sa biyahe niya sa Australia at New Zealand. Sabi ng Malacanang, hindi raw lumalagpas sa 25 million pesos ang nagagastos ng Pangulo sa kada biyahe niya. Katunayan, sa biyahe niya ito ngayon sa Laos, nasa 8 million pesos lamang daw ang budget ng Pangulo. Libre pa nga ang tutulugan nilang villa na pinagawa ng Laos. Kagabi, personal na binati ng Pangulo ang mahigit 300 na OFW na nagtatrabaho dito sa Laos pagdating mula airport. Ipinagmalaki niya ang mga pagbabagong nagawa niya, di raw tulad ni Arroyo noon. Paano ka aasal sa mas magandang bukas kung namahala na halos 10 taon ay nakatuon lang sa pansarili ng kapangalan? Patuloy naman na sinusubukan ng GMA News na kunan ang pahayag ang kampo ng dating Pangulo. Ngayong araw, inaasahang isusulong ni Aquino sa ASEM ang kapakanan ng mga OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa sa Asia at Europa. Mula dito sa Vientiane, Laos, Lia Manyala del Castillo, GMA News.